Okay. Ito, turo ko sa inyo kung paano gumamit naman ng spring bender. Ano? Itong spring bender na to, naputol na. Yan, naputol siya. Dapat ganito siya. Siguro, check muna tayo at ating ipapower up na to. Okay, ang ating, okay, check muna natin ang polarity. Positive, positive. Saka tayo ang voltage. Ito, no? Yung ating surge protector, hindi pa dumating. Pag dumating, eh, kailangan natin mailagay yun pag dating agad ng surge protector. Okay. Ito, turo ko sa inyo kung paano gumamit naman ng spring bender. Ano? Itong spring bender na to, naputol na. Yan, naputol siya. Dapat ganito siya. Siguro mga naputol dito, mga 2 inches. Yan. So, ang gagawin yan ay ito. I-mark nyo na yung PVC kung saan nyo gustong i-bend. And tulad yan, meron na siyang guhit. Ngayon, ito. Itong spring bender ay kung saan nyo may guhit, itatapat nyo yung pinakagitna ng spring bender. Ayan. Katapat siya. Ito yung pinakamakapal ng spring bender. Tatapat nyo sa guhit. Tapos, ito pagdating dito sa dulo, yung alambre ay ibe-bend nyo naman. Ibe-bend tong alambre. Ayan, nakabend na. Diba? Para alam nyo yung tansya kung hanggang saan ipapasok yung ating spring bender. Kaya pag pinasok yung spring bender, teka lang, hirap na nag-iisa. Ayan. Ayan, hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang siya. Diba? Tapos yung matabang part ng spring bender ay nandito. Naitapat siya dito sa may guhit na mismo. Ayan. Okay? Ganun lang siya. Ngayon, kaya ito may alambre. Kahit na ang ibe-bend mo ay nasa kalagitnaan ng tubo, pwedeng ipasok. At pagka na-bend na, ang panghatak mo, ito ng alambre. Yan. Kaya mayroon siyang alambre. Panggiya at panghatak na rin. So, ayan siya. Kaya mahaba ang alambre na ito eh. Yan yung ginamit namin ni Rizal kaya ka-farmer. Okay. Bebend na natin to. Okay, ito. Pag magbe-bend kayo ng ganito mga PVC, no? Mas maganda sana kung meron kayong gloves. Kasi pag ibe-bend na tong tubo na to, halos malaki din ang maiinitan kasi dito sa tubo na to pagka nag-be-bend yan. Tulad yan, no? Tino-torch ko siya. Halos kalahati na nung side na yan ng aking iniinit na lumalambot. Kaya pagka wala kang gloves, mahirap, di mo mahawakan ng maayos yung tubo para i-bend. Tapos kailangan din meron tayong katabing basang-basahan para mabilis natin siyang mapalamig at ma-form ng mabilis. Tapos tsaka pagka dapat dito, pagka nag-blowtorch kayo, huwag ipo-focus sa isang lugar yung pinaka-torch. Kumbaga, hanggat maaari, even ang init, lahat, pantay ang init para hindi nakafocus yung lambot niya sa isang lugar lang. Kasi pagka nakafocus sa isang lugar lang yung init, may tendency magkaroon na lumubog yung PVC. Hindi magandang pagkakabend at hindi siya yung magandang pagkakakurve niya. Yung pinaka-curve niya, baka magkaroon ng lubog. Hindi tulad niyan, pagka mainit na mainit, ayan o, tignan nyo. Yan na, pagka walang gloves, mayroon pawakan yan. Tapos ito, may basahan tayo. Ayan, naka-firm siya, naka-fix na yan ganyan lugar, yung pwesto na yan. Tapos, yan, basang-basahan lang. Mabilis matuyo at mabilis palang i-form siya. Matigas agad yung PVC. Pagka wala kang basang-basahan na ganyan, ako, ang tagal. Mangangalay na ang mga braso mo, baka hindi pa
hindi mo pa ma-bend ng magandang ganyan kagad na nakaporma. So yan, ganyan lang siya, no? Kasimple. Kasi pagka medyo matigas na yan, tsaka naman natin nahatakin yung pinaka spring bender. Yun. Sa paano, yung spring bender na yan, ingat din kayo. Siguradong ang spring bender ay mainit. Inabsorb niya lahat ng init kasi bakal yan eh. Ayan, nasa loob. Ayan, atake na lang natin yung spring bender. Ayan ang gamit niyang alambre. Hindi mahirap atakin, di ba? O, ayos na yan. Naka-form na yung ating PVC para sa ating AC line. Ito na yung pinaka AC line ng ating AC line input ng ating grid tie inverter. Ayan. Papasok ko siya dito, tapos meron pa tong tubo sa loob mismo papunta naman dun sa breaker ng bahay, nasa loob ng bahay. Tsaka itong ating inverter, kung merong mas magandang makakabitan malapit sa kanyang circuit breaker panel, mas maganda, mas malaking wire ang matitipid. Yung sa akin kasi, kaya dito ko nilagay lahat sa labas kasi walang pwesto para dun sa kanyang paglalagyan, kasi yung aming circuit breaker ay nasa loob ng ano eh, meron siyang isang cabinet katabi ng mga platera yun. Okay, tape na natin to. Okay, dito na tayo sa ano, no, sa pagbubutas ng mga wire ng ating grid tie, kung paano natin ipapasok sa loob, kakabit na natin sa breaker. Yan. Medyo ano lang to eh, medyo mahirap kasi malalaking wire ang ginamit ko para sa kanya, para siguradong maganda-ganda ang connection. Ang mangyayari kasi dito, yung AC in nitong ating solar inverter ay papasok dyan sa likod ng kulay orange, tapos yung current limiter din, bubutas ko din dyan yung solar input, bubutas din natin dyan. Itong ating AC line, kailangan nasa tamang ano tayo, no, yung connection niya. Kailangan ay line sa line, neutral sa neutral. Dito pa naman sa amin, ang kuryente namin dito ay medyo kakaiba din kasi line to ground kami. Kaya kailangan yung connection ng line ay sa line talaga, yung ground ay sa neutral naman nitong terminal socket nitong ating grid tie inverter. Siguraduhin lang natin tama, no, ang ganong position ng polarity ng kanyang AC line, ano? Kasi yung pinaka chassis nitong inverter ay ano na, earth ground na dapat kaagad dyan, kaya hindi pwede magkabaliktad ang line tsaka neutral nitong ating grid tie inverter. Shout out po kay Sir Ding Camera. Sa kanya ko po nabili itong control panel na to ng SoFar 3 kilowatts na grid tie inverter. At meron din siyang business na ano, solar, ano siya, JRL Hub. Yan po. Hands-on po siya sa negosyo niya. Siya po mismo ay isang certified electrical engineer. Yan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Ding, at sa mga tanong na kailangan ko malaman dito tungkol sa ating control panel ay mabilis nagre-reply. Yan. Salamat po ulit. Salamat at hindi nyo ako iniwan sa ganitong setup. Salamat. Salamat po. Okay. Ito. Konting kembot na lang at may pa-power up na natin itong ating grid tie inverter. Matetest natin siya ngayon. Tamang-tama. Hindi tayo abuti ng hapon. Baka after lunch or before lunch ay may activate ko na itong ating
grid tie inverter. Ayan. Okay, ito. Nabutasan na natin yung para sa ating solar input wire. Galing dito sa ating grid tie inverter. Ayan. Ayan naman ay papasok dito sa likod at ipapasok din natin sa circuit breaker. Ayan. Okay. Okay, dito naman tayo sa AC line in ng ating grid tie inverter. Magandang wire itong ikinakabitong ito, makapal ito eh. Itong wire na ito, galing pa ito ng Papua New Guinea. Dala ko siya. Hiningi ko sa Inchik. Mga ginagamit nila yung wire na yan doon sa kanilang mga water heater sa CR. Dami doon nakakalat. Itatapon na lang. Siguro mga tiga 3 metro. Ayun. Nakatapon lang doon sa basurahan. Sabi ko doon sa Inchik eh. Akin na lang to at iuwi ko. Ayun. At buti naman at binigay. Kasama pa nga yung, ano, yung sirang water heater na iuwi ko rin. Hindi kundi naman namin kailangan dito at napakalakas sa kuryente nun. Okay na rin yung wire lang ang gamitin. Yun, na-junk ko na. Tinapon ko na yung pinaka-water heater. Sira din naman. Sira yung mga sensor. Kaya hindi napakinabangan. Yun. Junk na lang siya. 4 kilo. Yun. Yan. Ito. Kakabit na natin yung ating connector. Diyan sa kanyang grid tie inverter. Yan. Naka-color code din ako dyan. Ano, kasi nakalagay dyan sa connector niya. Merong letter L, letter N, tsaka isang ground, 3 wire bali yan. Kaya kinolor code ko siya. Yung kulay blue ang aking naging line, ang brown ang aking naging neutral. Ayan. Ibig sabihin ng neutral dito sa amin ay earth ground. Kaya, ayan. Kaya ang lumalabas na linya namin dito sa Pampanga ay 220 agad ang isang linya. Ayan. Okay. Dito na tayo, no? Ipasok na natin yung ating mga wires dito sa ating circuit breaker. Yung line natin, AC line in, yung kulay dilaw. Ipasok na natin sa breaker. Tapos itong solar cable na to. Ang grabe, ang tigas at ang ganda ng kanyang insulation. Pati yung wire niya, 4 millimeter lang, 4 mm lang, pero sapat na. Ang ganda ng kanyang pagka-Kystrand, makapal. Ayan. Mahaba-haba pala yung sosobra ko. Siguro, parang may 2 metro ah. Noon eh. Magkano rin ang 1 metro nito ay nasa 90 pesos ba? Ang 1 metro ata na ito. Hindi ako nagkakamali ah. Hindi ko lang matandaan. 90 pesos nga ata. Ayan. Twin na yan, dalawa magkasama parang. Kumbaga sa extension wire, duplex wire. Kaya siya ganyan. Ayan. Mahaba nga ang ano, sa sobra. Okay. Pero di bali nang umahaba ang wire, pagdating sa electrical, di bali nang umahaba ang wire, mas okay na kaysa magduktong. Okay, itong ating solar cable galing sa bubong ay i-splice na natin at tatap natin sa upper part ng ating MCB na DC. Observe yung polarity, no? Kailangan positive sa positive, negative sa negative. Ito kasing MCB o miniature circuit breaker DC na to ay meron itong positive sign at negative sign. Kung saan ang positive, dun dapat natin ikabit para hindi tayo magkalit ulit ito at hindi tayo magkabaliktad ng solar power input voltage niya. No? Dito naman kasi sa kinakabit kong ito, from bubong, papunta rito sa ating breaker, yung merong strip na red, yun ang positive ko. At pagdating naman dito sa may control panel, yung kulay pula, yun ang positive. Kaya hindi na nakakalito. Color coded na. Tapos meron pang positive sign yung circuit breaker na DC. Kaya hindi na madilito. Sure na tama ang polarity na ikakabit para sa control panel. Tapos itong ating solar cable ay wala pang kuryente yan. Gawa nga ng
Kung matatandaan nyo ay naglagay ako ng separator switch o MCB mismo dun sa roof katabi ng solar panel. Kaya safe ang hawakan. Kasi mataas din ang voltahe nito at nagsama-sama yung walong solar panel aabot siya ng 360 volts DC. Yan, tapos yung current pa niyan medyo mataas din ng kaunti. Okay, tapos dito naman tayo sa AC line in. Ito ay hindi pa naman nakatap dun mismo sa loob ng bahay sa kanyang sariling circuit breaker. Yeah, ito pagka ito ay tinap dito, no, kailangan tandaan ang neutral at ang line. Kailangan na kailangan talaga yung matandaan para pag kinabit dito sa ating grid tie inverter, itama din ang pagkabit. Kung saan ang line ng inverter grid tie natin, doon din ikakabit sa line ng AC in. Wag na wag dapat magbabaliktad. Mas maganda na yung nakakasiguro at tamang linya, polarity, para safe lagi. Ayan. Itong dilaw na to, laging sa taas to. Ano? Sa taas ko siya nilalagay. Pero ito naman kasing AC circuit breaker na to, non-polarized naman yan. Pwedeng manggaling sa baba ang line from circuit breaker doon sa loob ng bahay, pwede na sa taas. Ayan. Pero mas maigi na yung sa taas ko na ilalagay kasi para pare-pareho yung kanilang source ay galing sa taas tulad nitong ating solar cable. Yan ang source kaya sa taas na rin itong ating ilalagay na AC line, dyan na rin ang source. Tapos sa baba ng MCB na yan, doon natin ikakabit yung ating grid tie inverter. Okay, ito na yung AC line ng ating grid tie inverter. Itatap na lang natin yan at susunod na natin itong hawak kong ito, yung kanyang current limiter. Yan, medyo mahirap dito gawa ng malitang wire, tapos kailangan safe na safe yung wire kasi duktong tayo rito duktong talaga. Itong current limiter, ayan, natanggal na natin yung pinaka-cover ng current limiter. At andyan yung wire niya, manipis. Duduktong natin itong ating wire. Simula rito itong wire na to, papunta dun sa may pinaka-control panel na circuit breaker. Kasi yung ating limiter na sensor ay nakakabit mismo dun sa main breaker ng buong bahay. Kumbaga yung pinaka line ng kuryente galing sa labas, doon nakakabit yung ating sensor. Ito yung pinaka cover ng current limiter terminal. Papasok natin dyan yung wire na galing doon sa ating main breaker. Ito kasi yung pinaka lock ng wire para hindi mahatak-hatak. Yan siya, papasok natin dyan yan at ilalak natin yan. At ang pagduduktong natin ay ihinang natin para sure na walang loose connection, hinang natin. Okay, ito, hinang na natin. Lagyan ko na muna ng konting flux para mas maganda yung latag ng tingga. At hindi basta-basta masunog yung ating pinaka-insulation niya. Mabilis kasi, pag may flux kasi, mabilis dumatag yung yung tingga. Hindi na kailangan tagalan pa yung ibabad yung panghinang natin sa wire. Sandali lang, nakalatag na agad yung tingga. Ito, para sigurado tayo, nilagyan ko siya ng shrinkable tube. Ayan, tanggalin muna natin yung mga excess wire, yung mga strand na hindi na kumapit sa tingga. Ayan, ilalagyan ko ng shrinkable tube
Tapos tsaka kung babalutin ng electrical tape. Mahirap na kasi baka may lumabas na strand at ipapasok ko sa loob mismo to ng control panel. Eh, merong PC board nakatabi. Baka mag-short pa. May lumabas na strand eh. Mahirap na. Magsira pa yung ating control panel. Imbis na patapos na tayo eh. Nagkaroon pa ng problema yung control panel. So ayan, yung isa naman ang ating lalagyan ng tingga at hinangin. Ito, bago natin hinangin, pasukan muna natin ng shrinkable tube para katapusin nangan. Iinitin na lang natin yung shrinkable tube, tatakip natin dun sa open wire na yan at initin natin na shrinkable tube para yun nga, kaya nga shrinkable para mag-shrink siya, yan, cover niya. Tapos tsaka ako na lang papatungan ng electrical tape para sure talagang walang short. Iba talaga pagka merong flux yung hinangan. Ayan, ang bilis lumatag ng tingga, ang ganda ng kapit. Talaga yung flux kasi talagang pampakapit ng tingga sa hinihinang nating wire. Kahit na meron ng flux itong ating soldering lead, mas maganda pa rin lagyan ng flux yung pinaka wire. Tabasan natin yung mga strand na lumalabas at atin ang papasok yung ating shrinkable tube at initin. Lighter lang, pwede na to. May lighter naman tayo dyan na maliit. Ayan o. Mag-shrink na yan kung sana siyang ihigpit. Ganon din sa isa, sa kabila. Dalawa yan. Isa natin. Ayan. Tapos, saka natin babalutan ng electrical tape yan pag pinasok natin sa loob. Baka maipit at dumikit pa sa mga PC board na nasa loob. Ayan, pasok ko pang ganyan yan. Iiwas ko pa sa mga dapat masugatan. Masugatan, baka may matalim na makaipit sa kanya. Okay. So, ayan. Lagyan na natin ang electrical tape. Both sides. Para sure ball na safe. Ayan. Nasa loob na yung ating pinagduktungan. Yung ating nilagyan ng tawag nito yung shrinkable tube. At atin na ikakabit at ilalak na yung pinaka-cover niya. Yan. Para sure na tayo dyan. Apat na tornilyo to, pag nalak na to at itatap ko naman sa loob, ipa-power up na natin tong ating control panel. Ayan. Okay, ayan. Mag-check muna tayo at ating ipa-power up na to. Okay, ang ating okay, check muna natin ang polarity. Positive, positive. Sukat tayong voltage. Ang ating ang ating solar panel ay mayroong power na 339 volts, 38 volts. Ayan siya. Tama, positive, positive. Tama naman ang polarity. So ito, power on tayo. On. On. Ayan. Waiting tayo. Ayun. Power on na siya. Initializing. Ayan. Nag-initialize siya. Okay. Wait. 120. Tagal. Waiting tayo. 120 seconds. Ayan. Una nating check dito yung reflux niya. Yung export. Kailangan na 00 export tayo dito. Ayan. Wala naman tayong problema. Blinking si normal. Countdown lang tayo ng 100 seconds pa more. Ayan. Bago natin iset yung kanyang program. Okay. Tagal pa yan. Okay. Patayin muna natin ang ating recording.
70 seconds more. Tapos na yung countdown niya. So, operational na siya ngayon. Yan. Enter settings. Check natin yung reflux. Ang reflux niya ay... enter tayo settings. Reflux. Settings number 18 ata yun. Yan natin. 14, 17, 18. Oops. 18, yan. Set reflux. Para yan sa hindi ka mag-export. Ayan. Enter. Password. Ano ba password? 0001. Okay. 0. Enter. 0. Enter. 0. Ay. Mali. 0. Enter. Tapos 0. Enter 1 enter. Yan, reflux enable. Yes, dapat dito ay ang natin 00 0 enter 0 enter 0 export tayo tapos enter. Dapat ang lalabas dito ay success. Okay, good, success siya. So, zero export tayo ngayon. Okay. At check natin yung ating amperay kung ilan. 1.3. Okay. Yan. So, okay na siya. Zero export na tayo niyan. Okay. Okay. Ito yung harvest natin ngayon. No? 4.46 kilowatt. Yan ang harvest natin ngayon. Tapos yung ating... 10 kilowatt na yun, yun yung accumulated harvest natin. Yan siya. Maganda na rin at hindi naman gaano ka kasinag ang araw ngayon. Makulim din pa siya. Yan siya. Mas maganda i-explain ng display nito pagka maganda ang sinag ng araw bukas. Bukas natin i-explain na maayos. Ito, no? Yung ating surge protector, di pa dumating. Pag dumating, kailangan natin mailagay yun pag dating agad ng surge protector. SPD. Surge protector device. Yan. Okay, ito na yung ating grid tie inverter. Normal, meron tayong harvest na 5.20 kilowatts. Meron tayong accumulate power na 10 kilowatts. Tapos ang actual power natin ay ang actual power na kukonsume natin ngayon ay nasa 160 watts. Tapos may ang ating solar panel ay nagpro-produce ng 341 volts. Ayan siya, ito. Ayan. Tapos ang ating grid yung kuryente natin mula sa labas ay 238 volts. Tapos ang hertz niya ay 59.9 hertz. Ayan. At meron tayong 0.8 amperes. Ayan na siya. Okay, so ayan ang ating grid tie power supply. Inverter. Operational na. Okay.